masyadong powerful ngayon ng social media, no? Talagang halos lahat, wala ka na makikita ang hindi nakatutok sa social media, no? Ang mga diaryo actually bumaba na ang benta dahil sa social media, no? And siyempre para malaman na kasi it's part of the mass communication, no, wherein yung pinaparating mo yung ano, pinaparating mo yung anumang mga information sa mga tao, okay? Yun yung before nagtatanim yung journalism, wherein yung mga news, current updates, pinaparating natin sa mga tao. Okay, maganda yan kasi yung information nakukuha ng mga tao. Pero ako naniniwala, there's such thing as responsible reporting, responsible broadcasting, responsible journalism. Yeah? Pati sa social media, kailangan responsible ka dyan eh. Noon kasi, ano bang ginagawa sa atin ng social media? Ano bang advantage para sa alaman ng ating mga talakers? Unang-una dyan, first and foremost, connectivity, di ba? Yung social media, yung information could spread globally, di ba? Making it very simple for people to interact with each other. Nagkakaroon tayo ng global relationship. Ang ganda nga yan eh, di ba? Bisan nga mga hindi mo kilala, nakikilala mo, or bisan mga kaklase mo, mga relatives mo na nawalay siya, hindi mo nalang kung nasa, biglang because of the social media, aba, bigla kayong nagko-connect. Ang ganda talaga na nabibigay ng ano eh, ng social media lang sa ano eh, sa information eh, di ba? Information and updates and sharing anything with others. Pero ngayon, nakita natin na pwede pala tong kahit pa paano magkaroon ng konting pagkakitahan, di ba? Napapansin mo na pag nabibigay ka ng magandang information at maraming nakatutok, aba, all of a sudden, kaya pala nilalagay rin pala yung bank account. Meron palang nag-sponsor, nag-advertise. Kaya may mga kaibigan ako na nagda-bike, tapos yung mga siklista nanonood, all of a sudden, that was 1 year ago, o 1.5 years ago. Then, sabi niya sa akin, pare, ano, kumikita ako, baka ako maganda yun. Ganun pa rin, nakukunong ako dyan. Di ba? Ngayon, ang nangyayari, some people, okay, and yung mga creators, take advantage yan. Alam mo naman nang tayo, kaya nga meron tayo naging mga terms na marites, yung mga ganyan. Yun, medyo. Gusto nila na parang kung ano yung una na mga balita na fresh na makaka-attract sa tao. Kung baga mga para magiging ano to eh, parang hotcake eh, kanga sa kanila. Gumagawa na lang sila ng mga ganyan para panoorin at nawawala na yung pagiging responsible nila na yung kanilang pinupost, ang habol lang nila, yung dami ng viewers at hindi na yung quality ng kanilang pinupost. Madami na ngayon dyan. Are, nakakalungkot yan eh. Katulad nito, ito nangyari kay Evandro, hindi naman talaga totoo yan. Pero bakit? Bakit niya pinost yung creator niyan? Hindi naman niya habol yung news eh. Ang habol niya yung manood eh. Ang habol niya yung kumita, nung kumita siya. Ngayon, kawawa yung player. Okay? Now, overhype na kala mo na ganito siya kataas. Ngayon, tama naman yung ating mga talakers. Nag-i-explain ka ngayon kasi akala nila totoo yung balita. At buti nila, meron mga taong ganyan nalalaman na hindi totoo at lumalabas at sinasabi, huwag kayong maniwala na kailangan natin. Yan ang problema. Actually, pare, meron niya isa pa ako napanood eh, si Abando eh. Kinumpara kay Michael Jordan eh. May mga clips, pareho ng galaw. Pare, parang millions ang views. Wow, grabe no? Oo, parang si Michael Jordan na rin. Oo. Ngayon, may mga nagko-comment, may positive, may negative. Alam mo naman, good and bad comments is already published. Ibig sabihin, meron nakatutok doon sa pinalalabas mo. Kahit may nagko-comment na hindi maganda, pasok sa'yo yun. Bakit ba yung mga ibang mga
yung mga influencer eh, talagang hindi naman sila, wala naman silang alam-alam eh, pinapasok yung ano. Katulad nito, meron tayong, hindi ko babanggit eh, meron isang influencer, nakikisalusaw dun sa problema ni Chot. O, diba sabi ni Chot, I will haharapin ko yung issue, yung mga netizens na nagtatanong sa akin, face to face. O, bigla siya lumabas, sige, ako harapin mo. Eh, wala naman alam yung taong yun eh. Diba? Pero habol na ron. Hindi naman yung magandang talakayan. Ang gusto niya, maraming viewers para kumita siya. Pinagkakakitahan niya ang ganung mga sitwasyon na hindi naman talagang sa tingin ko magiging healthy conversation with Chot Reyes kung matutuloy yun. So, balik tayo dito kay, sa mga ating mga players, kay Reyes, diba?